Alamin ho natin ang pinaka-latest tungkol sa bagyo si Joey Figuracion ng Pag-asa. Joey, maganda umaga. Maraming salamat. Ano na ang pinaka-latest natin? Kabayan, magandang umaga rin po at sa lahat ng ating mga taga-pakinig sa kasalukuyan po ay nasa coastal waters ng Buac Marinduque si Julina at nasa severe tropical storm category pa rin. At may taglay lang kasi ito na hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at yung pagbugso niya ay posibleng umabot sa 150 kilometers per hour. Hindi naman nagbago ang kanyang pagkilos sa pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At yung may posibilidad na mag pangwalong landfall ito sa may Batangas area anytime soon, ano, in the next 2 hours or 2 to 3 hours po, kabayan. At maaring sa susunod na 24 na oras ay nasa vicinity na po ito ng San Narciso, Zambales, bukas po yan ng umaga. At more to the south po siya ng Metro Manila dadaan, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo maapektuhan. Apektado pa rin po tayo na directly ni Julina. In fact, nasa ano tayo, nasa tropical cyclone wind signal number 2, pinakataas na po, pinakamataas na po ito na signal warning sa bagyong ito ngayon dahil humina ito sa severe tropical storm. At kasama dyan yung Cavite, Laguna, southern portion ng Bulacan, Batangas, Rizal, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, sa northern portion ng Romblon, Marinduque, sa northern and central portion ng Oriental Mindoro, sa northern and central portion ng Occidental Mindoro, kasama dyan yung Lubang Island, sa central at southern portion ng Quezon. Yung mga lugar na yan ay makakaranas ng mga pag-uulan at yung mga yung masungit na panahon o yung malalakas na hangin. Samantala, yung signal number 2, ay rather number 1, ay nakataas sa La Union, sa southern portion ng Benguet, sa southern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Aurora, sa Pangasinan, Nueva Ecija, sa nanalabing bahagi ng Bulacan, sa nanalabing bahagi ng Quezon, kasama yung Pulilo Island, sa Camarines Norte, sa western portion ng Camarines Sur, western portion ng Albay, sa northwestern portion ng Masbate, kasama na dyan yung Burias Island, sa nanalabing bahagi ng Romblon, sa nanalabing bahagi ng Mindoro Provinces, sa northwestern portion ng Antique, at maging sa northern portion ng Aklan. Yung mga lugar na yan, makakaranas pa rin ng epekto ni Julina na kasama dyan yung mga pag-uulan at yung paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Kinasahan na lalabas ng area of responsibility si Julina by Friday ng madaling araw. Samantala, mayroon pa tayong isang bagyo, no, na minomonitor ngayon. Ito si Kiko. Although hindi naman ito nakapekto ngayon sa anumang bahagi ng ating bansa, pero nasa typhoon category po ito na may taglay na lakas na hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso na 185 kilometers per hour. May chance na sa extreme northern zone ito dadaan at sa ina-account natin yung uncertainty ng ating forecast track na maaaring bubaba po siya more to the south. Kaya naman yung bahagi ng northern zone pinapa-alert po rin natin at maaaring ang mag-raise ng signal warning sa ilang bahagi ng northern zone sa mga darating na araw. Kabayan? Joey, itong si Kiko, paano nakaka-apekto naman kay Julina? Sa ngayon po, mahirap pa po alamin kung may epekto kay Julina. Although may mga pagkakataon po na yung dalawang bagyo, lalo na pag na-meet po nila yung criteria na yung distansya, yung laki nila, yung intensity, may interaction na tinatawag. Pero in the meantime, wala pa po tayo nakikitang direct effect bawat po sa isa nila po. At kung sakali si Kiko ang maaring ang tumbukin ay anong lugar? Ngayon po ang ating forecast track ay sa extreme northern Luzon po siya, katama yung sentro. At maaring hagi po yung bahagi ng northern Luzon, lalo na po yung Cagayan Valley. At ang Metro Manila ay patuloy din na babagyuhin? Yes po, actually hindi pa naman, parating pa lang ng Batangas at mag-cross yan ng Calabarzon. So ang bahagi po ng Metro Manila ay tutumbukin din po yung more to the south ng Metro Manila ay maaring dadaanan po ni Julina.
Okay, maraming salamat, Joey, at good morning. Maraming salamat din po at magandang umaga.